Karamihan ng mga Pilipino ay mahilig manood ng mga pelikula bilang pampalipas oras o libangan. Ito ay nakatatak na sa ating kultura sapagkat ang mga istorya na mula sa pelikula na ating napapanood ay tila nakapagbibigay ng mga emosyon na nakapupukaw ng ating mga puso at damdamin. Dito nagkakaisa ang mga Pilipino at masasabi natin na ang sining ay parte na ng ating kinagisnan. Ang Filipino Independent Films na isang uri ng pelikula sa Pilipinas ay hindi karaniwang tinatangkilik noon sapagkat walang magandang plataforma o mga patalastas na makapagbibigay ng atensyon sa masa. Simula na nagkaroon ng Netflix sa Pilipinas noong taong 2016, maraming variety ng mga pelikula na mayroon ring galing sa iba't ibang bansa ang iyong mapapanood sa Netflix, kagaya ng mga pelikula na ukol sa tunay na nangyari, palabas sa telebisyon, pelikula, drama, at iba pa. Isa na rin dito ang mga pelikula na galing sa Pilipinas o mga independent films na unti-unting nagiging patok sa masa at nakikilala na rin ng mga millennials at Generation Z. Sa kadahilanan na maraming gumagamit ng Netflix sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa, hindi lang mga Pilipino ang may kapasidad na makapanood ng Filipino independent films. Bukod tanging mapapalawak nito ang ating industriya sa sining ng pelikula at lalong-lalo na rin sa ating kultura at wika. Hindi ako sure yung iba kasi alam ko under siya yung ABS-CBN or other big production houses or companies. Basta sure ako ay yung pangarap kong hold up. Tapos yung kay Miguel Severo, yung Hintayan ng Langit, Metro Manila, pero alam ko foreign yung director nun. Yung That Thing Called Tadhana, hindi ko rin sure kasi kung big ano yun, big company or indie siya. Actually kulang since matagal na ako nanonood ng Filipino indie films, pero wala kasi doon yung halos karamihan ng magaganda. Pero yun, pasalamat tayo na nagkaroon nga ng mga Philippine indie films sa Netflix. Magkasabi na lang ako siguro ng in general na reaction ko. So for una sa lahat ay natutuwa ako na nagkaroon nga ng Filipino indie films sa Netflix kasi nagkaroon ng pagkakataon na mapailabas o maihayag ang panibagong mga pelikula na gawa ng mga indie film directors, indie film producers na halos hindi pinapansin pag may mga indie film festivals. Kasi nga, tayong mga Pilipino usually ay laging pinapanood lang yung mga nilalabas ng mga big companies. So at least, nagkaroon ng panibagong plataforma. Wow, Tagalog yun na plataforma or platform ang sining ng sining visual na paggagawa ng mga pelikulang Pilipino. Upang masama ang isang Filipino independent film sa Netflix ay ilan lamang sa proseso. Una, kinakailangan makakuha ng isang distributor sa proyekto na maaaring makamit ang mga koneksyon sa loob ng kumpanya o dumaan sa isang film aggregator. Kinakailangan ipakita na mayroong demand sa pelikula o kaya maraming mga manonood na nais makiusap na mailabas ito sa Netflix app. Hinga ng malalim. Sabayan mo yung paghinga ng inaasinta mo. At ang huling hinga niya. Maya, gawin mo na! Birdshot ay nagkaroon ng 6.6 over 10 rating sa IMDb. Ito ang pinakaunang Filipino independent film na pinalabas sa Netflix noong March 26, 2018. Sa ilalim ng direksyon ni Mikhail Red, noong 2016 ang pelikula ay nakatanggap ng award the best film sa Asian Future Tokyo Film Fest. At ang isa sa mga aktor ay nakatanggap ng best supporting actor. Nakatanggap rin ang pelikula ng pagkakapanalo bilang Critics' Choice Award, Indie Movie Cinematographer of the Year at Indie Movie Production Designer of the Year. Napili ang pelikula bilang Filipino entry sa Best Foreign Language Film sa 90th Academy Awards. Ngunit hindi ito naging nominado.
Pinalabas sa pelikula sa Pilipinas noong Agosto 2017 sa 13th Sinimalaya Independent Film Festival at naging kabilang ito sa mga 12 opisyal na kalahok para sa 2017 Pista ng Pelikulang Pilipino. Ito ay isang mystery thriller film na pinapakita ang kwento ng isang 14 gulang na si Maya na maagang tinuruan, humawak at gumamit ng baril ng kanyang tatay. Sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, kanyang nabaril ang endangered na Philippine Eagle. Dito nadama yung mga pulis kung saan mapapakita ang karahasan at korupsyon ng ginawa ng mga ito. Naglalaro po kasi yan. Nagbumbo po yan ng kotse. Dugaan niya po yan eh. Emilio Ordinario, isa sa mga sikat na Filipinong independent films na may markang 7.4 out of 10 na ratings ayon sa IMDb na ipinalabas noong 20 Agosto taong 2016 at sa Netflix naman noong 26 ng Hunyo taong 2020. Ang pagbuod ng kwento na ito ay tungkol sa buhay ng mag-asawa bilang mga squatter sa Metro Manila. Nakakaantig ito sa mga manunood sapagkat ipinapakita dito ang pamumuhay ng mga mahihirap nating mamamayan. Noong taong 2016, sa Sinimalaya Independent Film Festival, nakuha ng pelikula ang mga pangunahing gantimpala kabilang ang Best Film, Best Director, Best Actress, Best Editing, pati na rin ang NETPAC Award. Para sa akin, ang sagot ko sa unang tanong ay, oo, maganda naman ang mga kalidad ng mga Filipino indie films dito sa Pinas. Kung ako ay tatanungin, ang aking isa sa mga paboritong indie films na ginawa dito ay ang Birdshot. Dahil sa ganda ng mensahe na ipinapakita nito at ang ganda ng kalidad ng cinematography na ipinahiwatig sa buong pelikula. Ang sagot ko naman sa number 2 ay mas pinapalawak ng Netflix ang industriya ng indie films sa Pilipinas dahil mas nagkakaroon ng recognition itong mga pelikula na ito. Hindi tulad dati ko na sa mga cinema mo lang makikita mga pelikula, mga films na ito, no. Kung ngayon naman nasa bahay ka, kahit nasan ka man, makakanood ka pa rin ng mga pelikula nito, kaya mas nagiging sikat na siya sa ating mga Filipino. At ang sagot ko naman sa pangatlo ay mas pinapakita nito na mas magaling ang mga Pilipino sa paggawa ng mga pelikula. Parang kaya natin ikumpara ang galing, ang husay ng mga Pilipino sa mga iba't ibang mga director, filmmaker saan man sa buong mundo. At ayun lang ang mga sagot ko para sa mga tanong nyo at salamat. Isa sa kagandahang nadudulot ng mga Filipino independent films ay may kakaiba itong kapupulot ng mga aral at kwento na tiyak na uukit sa isipan ng mga manonood. Ang bawat likhang Filipino indie film ay bumabase sa mas malalim, makahulugan, personal ngunit makabuluhan at napapanoong issue sa ating bansa. Naglalayon itong maipaalam sa mga manonood bilang isang aral ang realidad ng bawat komunidad o pamilya ng ating mga kababayan kung saan bihira itong natatalakay o naipakikita sa media. Sa pamamagitan nito, nagbibigay ito ng pagkakataon na magkaroon ng kamalayan ang mga tao ukol sa kung paano pakitutunguhan ng mga sitwasyong tulad ng pampamilya, kahirapan, ang pagsunod sa galaw ng lipunan, at kahit ang mismong karanasan ng pagiging isang Pilipino sa takbo ng kanyang buhay. Mas napapalawak ang ating sine sa gantong paraan. Sa ating panahon ngayon, ang mga napapanood nating pelikula ay kadalasang pumapasok sa iisang genre lamang. Pero, sa pagpatuloy na pagpapalawak ng mga indie films mula sa ating bansa, mas nabibigyan ng pagkakakilan na ng mga ito. Nabibigyan din ng pagkakataon na makilala ng mga tao anuman ang kanilang antas ng pamumuhay ang ating mga lokal na direktor ang mga biyasa sa larangan ng sining biswal.